Hi guys, welcome back again sa ating YouTube channel, No The Action Man. Una sa lahat, may grab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin muna hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So may gusto lang po ako na i-share sa inyo mga caption, no, about po ito sa reaction ng isang netizen. At hindi lang po ito isang netizen mga caption kasi napanood ko po ang full video, ngunit nag-cut lang po tayo para i-share ko po sa inyo at magbigay po tayo ng kunting komentaryo para lubos po natin maunawaan. At bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating kunting komentaryo, panoorin po natin ang short video. Para may nag-ahala. Kaya yung mga katulad na bilhin dati, hindi na nila makapusod. So, ang bigas na yun, parang lalong tumaas eh. Sana makaya niya na babaan ng presyo niya. Kasi magkano na yung kinikita ng mga maliit na hihirap na tao? Minimum 500, 200. Tapos sabilihin ngayon, pabili ka ng bigas, 40. Ang isda lalong tumaas. Asun ka siya, 500 sa isang lang. Ang isang daan, parang 10 piso na. Yan nagtaas. So yun na mga ka-action mga kakampink, no, napanood na po natin ang reaction ng isang netizen sa nangyayari ngayon na pagmahal ng ating mga bilihin. By the way mga ka-action, yung nakikita nyo po sa screen sa likod, anak po yan ng pinsan ko. Ayan po, para klaro po tayo ha, anak po yan ng pinsan ko. Nandito po ako kasi ngayon sa bahay nila. Okay, continue po tayo mga ka-action. So narinig nyo po ang sinabi ni ano, ni ate, na hindi na daw afford ngayon ang mga iilan sa atin ng mga Pilipino. Kahit siya mismo nagsabi rin na hindi niya na-afford ang lahat ng bilihin ngayon. Totoo po yun. Kasi dati po, afford na afford po ang ibang bilihin ng ating ilan sa ating mga kababayan. Pero ngayon po, talagang iniinda na po natin. Kahit po ako, yung umiinda na rin po ako. Kahit nga po mayayaman sa atin, umiinda na rin kasi nasasyak din sila sa pagmahal ng mga bilihin. At lalong-lalong tumataas po ang bigas. Yun po ang kinakailangan natin na talagang tutukan dapat sana ng gobyerno, yung pagtaas, yung kahit ang bigas na lang po na hindi talaga tumaas, dahil yan po ang pinaka-importante sa atin ng mga Pilipino, dahil yan po ang araw-araw natin na panglaman dyan, dahil kung wala po yan, nako, mamamatay po tayo sa gutom. Okay lang po na kahit walang ulam, basta may bigas, makakain po siya, no? Pero mas gusto po, pero mas masarap po talaga mga ka-aksyo at mga kakamping, yung partner ang dalawa, may ulam ka na, may kanin ka pa, okay? So, dito kasi sa nangyayari ngayon sa pagtaasa ng ating unang mga bilihin, no, lalong-lalo na po sa ating kinukonsumo sa araw-araw, kung sa akin lang po kasi mga ka-action, kung tutukan po kasi ng gobyerno yung Department of Agriculture, kaso nga lang po, alam nyo naman kung sino ang secretary ng Department of Agriculture, walang iba kung hindi si Mr. President Bongbong Marcos, no? Kaso nga lang ito si Mr. President, sobrang busy-busy sa lahat ng mga gawain niya, no? Especially na sa paghanap niya, pagpunta-punta niya sa iba't ibang parte ng bansa at maghahanap ng magiging mag-i-invest dito sa atin sa Pilipinas para lumago ang ekonomiya ng ating bansa. Pero kung talagang bitawan niya ni Mr. President at bigyan ng isang magaling na DA Secretary, kasi marami naman po kasi mga ka-action ang qualified na humawak dyan sa Department of Agriculture. Ang pinagtataka lang ng taong bayan, bakit hindi na mabitaw-bitawan ni Mr. President gayong hindi niya naman niya natututukan? Diba? Totoo po yun mga ka-action. Kaya laging umaatake na umaatake si Maharlika. Kung dati kasi suportado si Maharlika sa kanila, ngayon bumaliktad na talaga ng tuluyan at sila po talaga talagang pinupuna na pinupuna ni Maharlika. Kaya minsan naiintindihan ko rin si Maharlika. Kaya ito po ang ginagawa natin, hindi po ito paninira sa administrasyon ngayon. Tayo po ay may karapatan na magboses dahil hindi na po ito maganda ang nangyayari sa ating mga bilihin mga ka-action. Kaya karapatan po natin ito at huwag po tayo matakot dahil tayo po ay taxpayer ng bansa at isa po na nagpapasweldo sa lahat ng mga nakapangupo dyan sa gobyerno. Yun lang po mga ka-action, mga kakampeng. Thank you for watching. Have a good day.